Hello, good morning to all mga kadabs. So for today po, meron po tayong bagong i-repair na unit. So hindi ko na lang po i-mention yung brand, pero siguro mahagip din ng ating camera yung brand ng unit. So by the way, ang issue po nito ay naglalabas siya ng C21 error or C121 error. So upon checking po sa unit nito mga kadabs, kasi ito na check na ito ng other technician, so second handling na po ako na po yung pangalawa. Napansin ko sa unit nito na tinatry nilang i-figure out doon sa sensor yung ayan po, na nag-tap sila ang sensor doon sa original na wiring ng sensor. So, well, actually, hindi pa rin gumana, no? So, I think yung ginamit nilang pang testing na sensor is malfunctioning din. So, ayan. Then, nag-request ako na, no, actually, tinest ko pala muna yung sensor, yung pipe sensor na nakakabit sa indoor board. At may nakuha tayong reading na 7.9 kilo ohm. 7.9 kilo ohms po ang na-read natin dyan. Hindi na lang po nahagip ng video. Same din po dun sa room temperature sensor. 7.9 something din. So ito, nakapag-provide po tayo ng bagong sensor na nakapackaging pa. Yan po. So itatry po natin yan. I-plug in to test kung sa sensor nga ba talaga ang problema. So ang resistance value po ng sensor nito is 9k ohm, both room temperature sensor, which is yung black na yan, at saka yung pipe sensor yung nakakabit dun sa pipe ng indoor unit. So moving on, pinagana na natin yung unit, sinet natin sa 18 degrees Celsius. Then, napansin po natin sa unit nito is namamatay siya. Namamatay yung outdoor unit. Namamatay yung compressor. So, ayun nga. Nung pinandar natin, mga ilang minutes lang, namamatay ang compressor. And then, dun sa indicator niya sa LED, napansin natin na nagbiblink yung yellow LED. Ang normal operation kasi niya blinking is red and green. So napansin natin na wala pa lang compressor head sensor yung ating unit. So naghanap tayo ng makukuhanan, at ito po ang itsura ng compressor head sensor. Hindi na po natin na check yung resistance value ng compressor na yan. Basta sinalpak na lang po natin. Pero usually po nasa between 40 to 50 k ohms po ang nakalagay dyan sa compressor head sensor. Then after natin ma-plug in yung plug ng unit and inobserve natin sa outdoor board, umandar na po yung outdoor unit. Unang umandar yung fan, then maya-maya po, usually ganyan po yan. Unang andar yung fan and then sunod na andar yung compressor. And then upon observation, nakita natin na normal na yung blinking ng LED indicator. Then yun, nagmo-moist na rin yung ilang pipe. Yan, napansin po natin. Kaya lang, yun nga, dahil ito ay repair, so undercharge po ang unit na to. Kaya mapapansin po natin sa ating video na magkakaroon po ng ice buildup dyan sa discharge line niya. Yan. Ang reading nga po pala ng amper nito is initially nasa 2 something lang. 2 amper something. So, dito po sa sequel ng video na ito, makikita natin na nag-ice buildup na nga po yung unit dahil sa undercharge siya. So, usually ang proseso, kakarga natin para ma-meet natin yung required PSIG ng AC unit. Though ito ay for testing pa lang, kailangan
i-meet natin ang required PSIG niya po. So dito, gamit ang ating gauge manifold, inobserba natin at magkakarga na po tayo para maging fully operational and repaired yung AC unit na nakatang sa ating i-repair. So dito, initial charging po tayo dito, madalas so, ang ginagawa ko dyan is 20 PSIG. Then, inot-inot lang, dahan-dahan lang po. Kasi, baka mabulunan po yung compressor pag pinigyan natin ng biglaan ng refrigerant. So, ganyan lang po ginagawa ko. Bukas-sara sa knob ng gauge manifold. Para dahan-dahan lang ang pasok ng refrigerant. Yung iba po, binabaliktad po nila ang tanki niya para ang pumasok ay liquid. Pwede rin po yun kung ikaibiya sana, pero mo tayo ay medyo nasa proseso pa rin ng pag-acquire ng skill. Gas lang ang nilalagay ko po. Pero okay naman po yun, wala rin po problema doon. So ito po, na-meet na po natin yung required PSIG niya. Ayan, at nawala na po yung ice buildup doon sa discharge line. And sinet ko sa 16 degrees Celsius po ang setting sa display ng internet. So yan, nawala na po ang ice buildup and almost perfect na po ang running condition yan. Yan lang po. Maraming po salamat mga kadabs. Always take care and God bless. Bye-bye.